Hello mga katol, nandito ulit tayo sa panibagong adventure. So nandito ngayon tayo sa Daikatan, dito chinachap-chap yung mga papel na galing sa imprenta. Ngayon makikita natin kung paano sineset-up ang blade at ang papel para tumama sa die-cut. So ang papel kasi na galing sa imprenta ay may mga marka o patamaan para maging 0-0 ang tama ng blade sa papel. So dito posisi ang bawat detalye, kailangan kasi sureball ang gawa, hindi kasi pwede dito yung bara-bara lang. So ito lang naman ang pinakamatagal na setup. Pag na-setup na kasi yung blade, yung papel, dire-diretso na siyang magda-die-cut. So kailangan na hindi siya magkamali, kasi pag nagkamali siya sa pagsa-setup, lahat ng papel na kanyang iraraning ay sasablay at marireject lang. So panoorin natin kung paano niya sineset-up ang papel. Sa papel, kailangan natin na kailangan natin i-ulitin ang blade. So yun, try tayo ng mga ilang piraso na ayos na yung blade. Yan, nag-running na siya ng dire-diretso na yung sakay niya. So mga katol, so yun na ang proseso ng paggawa ng envelope. Tapos siya sa imprenta, tapos siya sa spot jubi o nasa die cutting na tayo ngayon. Ngayon natin kung paano pinaprocess na. Kailangan dito sa manumanong pag-die cut, kailangan maingat ka kasi pwedeng maipit o maputol yung kamay, daliri, yung braso. Kasi kung kaya niya putulin yung papel, mas lalo kaya niya putulin ng yung bahaging kamay, daliri, yung braso. So, tawling palihan. Ito yung mga old tradition na die cutting. Yung mga die cutting na tayo ngayon na high-tech, hindi mo na kailangan i-shoot sa isa. Pero kasi nga die-cutting na hangin na ang kukuha, hangin na ang talagay, dating mo doon sa dulo, cut na siya. So mas mabilis, mas less trabaho, mas safe. So ngayon, dire-diretso na yung pagsalang niya. Mabilis naman na galing ang mga tao dito.